Nagtatrabaho ang tito ko noon sa isang kumpanya. Marami siyang gawain doon kaya palagi siyang busy. Isang araw, inutusan siya ng boss niya na kailangan niyang puntahan ang bahay ng kanilang kliyente. Alas 5 na nang nakaalis siya dahil may mga paperworks pa siyang tinapos. Nagmamadali siyang umalis upang makarating agad sa lugar na iyon. Alam niya naman ang daan papunta doon pero kailangan niyang mag-shortcut para hindi siya gabihin. Bumaba siya sa sasakyan at nagtanong-tanong sa paligid. Sabi ko, "Manang, may alam po ba kayong shortcut?" Sabi niya, "Dyan, iho. Iliko mo lang dyan, tapos diretso, may tunnel dyan. Pwede ka dyang dumaan," at ang sinabi ko naman ay, "Okay po." "Sige," sabi niya, "pero gabi na. Suggest ko lang, mas safe kung hindi ka dadaan sa tunnel." Nagtanong-tanong pa ulit siya para i-confirm kung tama ang sinabi ng babae. Pero hindi niya mayali sa isipan kung bakit mas makakabuti kung huwag na lang siyang mag-shortcut. "Bakit? Ano ang meron sa tunnel?" Na-curious tuloy siya. Pero kahit naman hindi siya ma-curious, wala pa rin siyang ibang choice kundi ang dumaan sa shortcut. Papasok na siya sa tunnel. Kahit nakasarado ang bintana sa sasakyan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na gumagapang sa kanyang balat. Kinikilabutan siya, parang gusto niyang bumalik. Pero nasa kalagitnaan na siya at nakikita na ang kabilang panig nang biglang namatay ang sasakyan. Pinaandar niya ulit pero ayaw gumana. Bababa sana siya para maglakad. Pero unti-unting namatay ang mga ilaw mula doon sa dulo. Kaya madilim ang paligid. Wala siyang nakikita. Sinubukan niyang paandarin ulit ang sasakyan nang biglang may naghahampas sa kanyang bintana. Nanginig siya sa takot. Hindi niya alam kung lalabas ba siya at tatakbo o manatili sa loob ng sasakyan. Patuloy pa rin ang paghampas sa bintana at habang tumatagal, lumalakas ito. "Buksan mo ang pinto." Nanginginig na siya sa takot nang biglang bumukas ulit ang ilaw. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Merong mga handprints ang kanyang bintana at ang dami. Halos lahat ng kabuuan ng kanyang sasakyan ay may handprints. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaharurot ito pa uwi. Saka na lang niya i-explain sa kanyang boss ang nangyari kaya hindi siya natuloy. Pero andun pa rin ang doubt na baka hindi siya paniwalaan ng kanyang boss at baka tanggalin siya sa trabaho. Nakauwi na siya sa kanyang kondo at natulog agad dahil maaga pa siya bukas. Kinabukasan, nagising siya at agad na chineck ang sasakyan. May mga pulang handprints. Sinubukan niyang tanggalin pero ayaw matanggal kaya nagdesisyon siyang ipa-car wash na lang. Tumayo siya pagkalabas ni Manong para magbayad. "Nga pala, sabi mo kanina hindi matanggal." "Kaya pala hindi matanggal kasi mula sa loob ng sasakyan yung mga handprints. Wala sa labas." Mas lalo siyang kinabahan sa sinabi ng lalaki. "So, ibig sabihin, magkasama pala sila sa loob ng sasakyan nung may-ari ng handprints." Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.